Hello. Good evening, everyone. I'm live again. I'm back. This is Kuya Herms. And once again, good evening po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ito na, sandali ah. Ito na. There we go. We'll see. Yan. Okay. Anyway, thank you so much, guys, na nandito kayo palagi. And then sa lahat po ng mga nagsusubaybay, ay naku po, maraming salamat sa inyong lahat. Oh, di ba nga? Yung expression ko sa Tagalog na di ba nga, dumadami na rin. Oh, di ba? But anyway, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi hindi ko po ini-expect na marami na rin pala yung ano tawag dito, yung nakakakilala at nagpipihim kay Kuya Herbs. Yun nga lang yung problema, nagiging busy yung phone ko. Eh, kasi nga, kailangan ko rin kailangan kong tawag ta, I have to entertain those people na naghihingi din ng tulong ni Kuya Herbs. But anyway, thank you so much sa inyo, sa inyong lahat. And sana po, at sana po magsama-sama pa rin tayo for the next few days or for the next few weeks kung kailan po ito kung hanggang kailan po gagawin ko to. And I know na sometimes hindi naman ganoon kadali eh kasi nga busy din may ano din hindi pa din kasi ako bumabalik sa work ko. But then after that maybe magiging iba na yung schedule ko, but I'm gonna try my best. I'm still gonna try my best na ma-entertain ko po kayo at mabigyan po natin ng buhay yung mga storya ng buhay niyo din to inspire other people. 'Di ba nga? O 'di ba? But anyway, yan po bibigyan natin yan ng magandang kulay yung buhay mo. Okay. Anyway, so yan na yan. Before I go on, gusto kong i-greet lahat yung mga nakikinig ngayon. Okay? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, gusto kong i-greet kayo lahat. Salamat again, salamat po sa pakikinig nyo at sa pag-watch nyo ng mga live videos ko dito sa FB at yung mga nasa tawag dito live ko sa YouTube. Thank you so much. Okay, thank you po sa inyong lahat. Ito na, gusto ko po sanang tawag dito maintindihan nyo na yung iba kasi yung sumusulat sa akin na sana po magiging Tagalog na para hindi na po mahirapan mag-translate. By the way, kahit Bisaya meron naman nag-volunteer na anong tawag dito na mag-translate from Bisayan to Tagalog. But anyway, thank you so much guys and those na may load na maganda at may wifi and then good yung connection mo. I really encourage you guys and to please share my video yung magpa-party mag-live party ka sa YouTube. I mean doon sa Facebook if you are streaming right now via Facebook. Sana po magawa mo yan. Sana at marami pang makakapanood. Okay? So mag-shoutout po ako sa lahat ng mga kakilala ko, mga friends ko diyan, sa tanan ng mga bisdak, sa tanan ng mga bisaya, diha sa Dakbayan, sa Subo. Of course, sa tanan ng mga gitawag nato ng mga bisaya diha usab sa Mindanao o sa Visayas. Salamat kaninyong tanan o na sa tanan ng mga taga Masbate, kaway-kaway. I know that ang kong supporter sa Masbate, it's because taga Masbate jud ko. And I'm so grateful for that. Sa lahat po na nag-share, sa lahat po ng tumulong sa YouTube channel ko na may makapag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga subscribers ko ngayon, sa mga followers ko sa Facebook. And I am so blessed to have you all guys. And thank you for supporting me. And gusto ko din i-greet yung lahat ng mga nasa Maynila ngayon, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Batangas, sa ate ko at dyan sa Ruha City Capiz. O di ba nga sa lahat sa tanan ng mga Ilonggo nga nagapamati man sa akon subong. Maayo gid nga gabi sa inyo nga tanan. And then sa tanan nga mga waray-waray,
ha mga waray-waray, maupay na gabi ha iyo nga tanan. Oh, may mga waray-waray ko nagapaminaw pod karon. I know that. maupay na gabi ha iyo nga tanan. And then of course sa ako, sa akong ano, sa ate ko na nasa Canada. Salamat po at sa lahat ng mga Filipino na nagsusupport din sa akin dyan sa Canada. I'm so blessed na marinig niya, nagsusuporta din kayo sa akin. And thank you so much. Ito na. Binabati ko rin yung ano, yung lahat ng tawag dito, nung lahat na naka live stream ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Salamat po sa inyo guys. Salamat talaga sa inyong pakikinig at salamat sa inyong suporta. Ito na, babasahin ko unti-unti po. Babasahin ko unti-unti yung lahat na to. O nako po, ito na ang iniingatan ko na hindi ako makikilala, nakikilala pa rin. But anyway, okay, ito na, kay Mitch Francisco, who is watching right now in Masbate. Thank you so much. Kay Joyce Ann, who is watching as well in Batangas. O sa lahat po na gustong magnegosyo ng frozen foods. O diba nga. O ito na, tawagan nyo na lang, i-PM nyo na si Joyce Ann, tutulungan kayo nito. Okay, sa kay Miss Malaysian, who is watching right now in Malaysia, thank you so much. And then sabi ni Ate Joyce Ann, pwede po ba pabati kay Janice Kabungkal, kay Ninang Zenny and Ninong Ruel Cadano, and Tatay During and Edith, maraming salamat po sa Suman Super Sarap. And happy fiesta dito sa Alitagtag. Thank you so much. So happy fiesta daw sa Alitagtag at sa lahat ng mga binabati at pinapa-shoutout ni Ate Joyce Ann. Salamat po sa inyong lahat. Enjoy po kung ano yung occasion na may meron kayo dyan. Ito na! Shoutout din kay Celeste B. Ramos. Isa sa mga classmates ko noon. At ito pa, si AC Bridge na nag-watch din ngayon from Norway. O diba nga? O, nasa Norway na rin tayo. Eileen Barde, who is watching right now, shout out sa iyo at saka kay Anepsi. Ay mahirap basahin yung name mo. Maryse Anepsi, na nagwo-watch din ngayon, shout out sa iyo at saka kay Maylene Rihuzo diyan sa anong tawag doon? Ay hindi ko maintindihan, somewhere in Manila. And then kay Annalyn Mendoza, shout out po sa iyo Annalyn. And sabi niya, good morning sa iyo Kuya Herms, good morning din dyan, at good evening din dyan sa iyo. At of course, kay Neil Lacson, ito na kay Neil Lacson, bago kong nakilala. And salamat po sa pag-watch, shout out dyan sa inyo, ay nusilingan na rata diha sa Masbate. Yeah, sabi ni Miss Malaysians, Malaysian, good evening Kuya Herms, and salamat po, good evening din dyan. Sabi ni Lady, good morning Kuya Herms, good morning din sa'yo. At saka shout out po kay Dilaw Jackie na nanonood din ngayon. Kay Arnel Esmenda, who is watching right now, shout out sa'yo. And kay Julianne Damayo Pantalyon, shout out sa'yo Julianne. Sa lahat po ng mga bago dito, para may mga bago hindi ko to ano. Ito pa, shout out po kay Lady Shua Rosalinda at kay Maria Asha Fajardo Labini. And then shout out din kay Jeline Dahunan, kay Kam La Chica, kay Tins Volkerin dyan sa Taiwan. And then sabi niya, hi guapo, pa shout out man imo guapa nga gumangkod. Of course kay Tin Volkerin nga single pa, o di ba nga. Sabi ni Neil Lacson, good evening Kuya Herms, and Dins Brillo Satunero, isa sa mga classmates ko back in high school, who is watching right now in Bacolod. O, diba? Nga, Luzon, Visayas, Mindanao na tayo ngayon. O, iba si Kuya Herms. Ito na, Ceramix Condrilon Arminion, who is watching right now. Thank you so much. Kay, shout out sa iyo dyan. At kay Jen Infante Villaganas. Shout out sa iyo. Kay Ronnie Impas. O, ito na, banggitan akong classmates. And then, nagpapa-shout out si Joyce Ann. Kay Charlene Banta, happy birthday. Oh, happy birthday sa'yo, Charlene Banta. And then kay Noriel Balsi, who's watching right now. Kay Injar Artizuela, watch out po sa'yo. From Abu Dhabi. O, di ba nga? O, may Middle East na rin. O, di ba? O, nako po, masisira na talaga tuluyan yung Dear MOR nito.
Hindi, joke lang. Kay Leah Jean Maglinas, dyan sa Nabuhay, Masbate, Uson Masbate. Ito na. Sabi ni Ate Joyson, pabati po sa Ate ko at kapatid ko sa Riyadh, kay Ate Jomari and Kuya Glenn Navarro, and Jobel Di Maandal, kay Alan and kay Kuya Joffrey Di Maandal. Ingat kayo lahat dyan, mga kapatid. O, di ba nga, ang sarap na mapakinggan. My V Parir, shout out sa iyo dyan sa Bantayan Island, Cebu, kay Noriel Balsi, pa shout out po. Shout out sa iyo, Noriel Balsi. Siguro to, ano to, taga Dalipi din to, taga Masbate to, Balsi kasi. Kamla Chika, sabi niya, good evening Kuya Herms, pa shout out po sa kay BFF Maria Munyas sa Bicol at yung BFF Norilyn Fermin na nasa Saudi Arabia ngayon, watching from Las Piñas. Thank you so much, Kamla Chika. At sabi ni Mylene Riuzo, pa-shoutout naman dito sa Bulacan. Ito na, Mylene, nasa Bulacan ka pala. Kay Joan Bulan, salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa iyo, Joan. At sabi ni Lee Carr Butal, watching from Riyadh, pa-shoutout po Kuya Hermes sa family Butal, sa Masbate, sa family ko din sa Hilutungan Island. Thank you po. So sa lahat po ng mga Butal, sa kapamilya ni Lee Carr dyan sa Masbate at sa Hilutungan. O diba nga? O napapaabot natin yung mga message ng mga tao. Sabi ni Miss Malaysian, may kapariente pala ako dito, Kuya Herms. O baka nga, i-PM mo na. Janessa Sumikat, thank you so much for watching. Shout out sa'yo, Janessa. Kay Ron Basinilio Suson. O ay Ron, salamat talaga sa tulong mo. O ito na, ipapaalam ko na. Isa to sa mga translators ko ngayon. From Visayan to Tagalog. Nahihirapan si Kuya Herms sa Tagalog. Sabi ni Ate Joyson, kay Ate Carmen Kuya Junard sa Australian, sa bibi niya na si Eunice Di Maandal, ingat kayo lahat, diyan nanonood po sila. Eh salamat po sa Kuya Junard na nandiyan sa Australia. Sana po all makapunta ng Australia. Someday baka makapunta din ako diyan. But anyway, salamat po sa lahat ng nanonood ngayon diyan sa Australia. Salamat po Ate Joyson sa pag-share mo at sa pag-promote Kuya Herms. But anyway, shout out daw sa lahat ng mga taga Masbate, sabi ni Noriel Balsi. O di ba nga? Ito na. Dami. Ito na. Okay. Sandali lang. Ay nako po. Okay, ito na. Nawala yung ano ko, nawala yung YouTube ko. Ito na nga, kaya nga dapat suportahan na. Mahirap kasi sa laptop. Ito, babasahin ko muna yung anong tawag dito? Babasahin ko muna yung mga naka-live sa atin at naka-stream sa atin online via YouTube. Kay Janissa Sumikad, sabi niya, Tamsak Dan Kuya Herms, thank you so much. At shout out po diyan. So sa talat po kay Janessa Sumikad, sa nagpapa shout out po. And then sabi niya nga, support na kita sa LS mo. Di ba nga? Salamat na mara. Si Esther RC or ours, pa shout out kuya. Di ba nga? Ito na yung ano ko eh, na hindi sana makilala, nakilala pa rin. sa tanan ng mga taga center. Ay nako, akala ko hindi ako makikita nito nila. Kasi nga wala akong friends na taga doon. Eh nakita pa rin ako. But anyway, Hadasa, salamat sa inyo Hadiha. Sa tahanan nga mga taga center. Siguro kaila pa muna ako, no? Kay Jules, kay Brad Jewel diyan, sa lahat kay Jason. Sa kang Archie, kang Redeem, kinsa panganada sa center karon. Maayong buntag kaninyong tanan og maayong gabi diha di ay. Og kay Mami Raquel, salamat sa inyong tanan og kang kuan pod. Sa tanan nga mga gusto nga mo. Wag ko magtuo nga madakpan ko ani nila. Nagtuo jud ko nga dili ko madakpan ani nila. Dakpan ra ko pila ka adlaw. But anyway, salamat sa Actually, isa to sa mga rason na ayaw ko talaga mag-Facebook nga. Ay nako po!
But anyway, salamat sa pagsuporta, Bitaw. Salamat kayo sa pagsuporta kay Eileen Cervantes. Sabi niya, naku po, late na po ako manunood. Sorry po kuya. Yan yung mga sa YouTube natin ngayon. But anyway, thank you so much po sa lahat ng nakikinig ngayon at nagsusubaybay kay Kuya Hermes. But anyway, maganda po yung topic natin today. And sa lahat po, sa lahat po ng nakikinig sa akin ngayon, maraming salamat po. Nakakatuwa kasi ano, gusto ko sanang... yung mga nakikilala sa akin, hindi ako muna makilala. Hindi din pala pwede. O di ba nga? Ay nako po, nasara na yung ano, yung ABS-CBN, si Kuya Hermes lang yung nandito. But anyway, thank you so much guys. At ito na, babasahin natin yung storya ng buhay ni Anne. Actually, ito yung isa sa pinakamasarap na tinatawag natin ang tawag dito, yung storya ng buhay ng pag-ibig ng isang tao. Ito po, hindi po ito nakakalungkot, but then, marirealize natin po yung the importance of waiting, the importance of persistency, yung the importance of tinatawag na true love waits. Dito po natin malalaman. Eh, sana po kiligin kayo sa lahat ng mga babae na nagdi-dream kayo ng someone, dinidream nyo yung someone na magiging bahagi ng buhay nyo, ito po, macha-challenge kayo dito sa storya na to. Okay, sana po mapakinggan nyo talaga at magiging buhay na buhay sa inyong isipan. But anyway, before I go on, I would like to say thank you so much, Anne, for sending your letter. I know, busy ka din sa work mo, but you took your time to write your story, and I'm so grateful for that. And sana po marami po kayong mabibless tonight diyan sa Pilipinas, at kung saan man to aabot yung live video ko ngayon. Ito na. Babasahin na natin. Magandang umaga, Kuya Hermes. Tanghali at gabi sa ating lahat. Gusto ko lang ibahagi kung paano kami nagkakilala ng aking asawa at kung paano kami pinagtagpo ni Lord sa isa't isa kahit na hindi pareho yung lugar namin. Sabi nga, when God writes your love story, He will make a way. O diba nga, ito yung pinakamasarap pakinggan din. Perms, ibabahagi ko po sa inyo ang kwento ng aking buhay dahil gusto ko na may mapulot kayong aral, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon. O sa mga kabataan ngayon dyan, shout out sa iyo, ito na para to sa inyo. Taong 2002, matapos yung high school graduation ko, dahil sa hirap ng buhay, hindi ako kagad nakapagpatuloy sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Pumunta ako sa Cebu upang maghanap ng trabaho. Pagkalipas ng isang kalahating taon, ay tinupkop ako ng aking tiyahin at nakatira kami sa Bohol. Inalok ako nito na pag-aralin, ngunit ako ang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa madaling salita, nag-working student ako sa aking tiyahin at sa tulong na rin ng aking mga kapatid, nakapagtapos ako sa aking pag-aaral kahit 2 years lamang ito. Hindi hadlang ang kahirapan para lang makapagtapos dahil maraming paraan kagaya ng pagiging working student at pag-a-apply ng scholarship. Dahil sa city ako nag-aaral at kasama ko ang aking dalawang pinsan, ay nangupahan kami sa isang boarding house. Ngunit hindi kami nagtagal sa una naming boarding house at kaagad din kaming lumipat. Kaya pala ito nangyari dahil may ibang plano si God para sa akin. Charot lang, sabi ni Anne. Lumipat kami ng boarding house ng sumunod na pasukan noong June 2004, at doon nagsimula ang aking kwento. Kwentong pag-ibig ni Ate Anyo, o diba nga? Sa aming bagong boarding house, doon ko nakilala ang aking asawa. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan para makuha ang aking tiwala.
Umabot pa ito sa 13 taon na kakasunod sa akin. Nagpapakyut na para lang mapansin ko siya. O di ba nga, haba ng hair ko, Kuya Herms. Anya, nang makita niya ako, ay nag-heart-heart agad ang kanyang mga mata. O di ba? Sino yung nag-heart-heart yung mga mata niyo dyan? Ito na. Samantalang ako deadma dahil dayuhan ako sa kanilang lugar at baguhan pa lang ako sa boarding house. Shy type po si atin nyo. Doon na nagsimula ang lahat ng palaging pagpapakyut niya sa akin at sinabayan pa ito ng pagrereto sa akin ng kanyang mga roommates. Subalit nung mga panahon ngayon ay mayroon umano na siyang girlfriend kaya hindi ko ito pinansin. O feeler pod kaayo ko, no, diba? Ang pinakaayaw ko kasi lahat sa lahat ang makasira ng relasyon ng may relasyon kaya dinidma ko na to kasi alam ko na may girlfriend na siya. Pagkalipas ng isang buwan, nagkaroon ako ng boyfriend. O, di ba nga? O. So ano, maganda si ate. At palagi na siyang binibero ng kanyang mga kasamahan at sinasabihan. Mahina ka kasing kumilos. Tingnan mo, naunahan ka naman ng iba. Anya, alangan naman naligawan ko kaagad, kilalanin muna natin ng mabuti. Doon din nagsimula ang kalbaryo niya dahil nasasaktan siya kapag nakikita niya ako nakasama ko ang aking kasintahan. At lalo na kapag bumisita ito sa akin, dahil sobrang nagagandahan siya sa akin. O diba nga, maganda si atin Yuan. Tuwing umaga, nasa kusina na siya at naghihintay na bumaba ako. Dahil alam niya na ako na ang nagpiprepare ng aming almusal. Anya, makita lang daw niya ako, ay masaya na siya. Mayroon pang time na nagsisinungaling umano siya sa kanila na hindi muna ito makauwi dahil may project na gagawin sa school, pero ang totoo, dahil alam niya na hindi ako uuwi sa bukid, kaya't hindi na rin umano siya uuwi sa kanila para lang makita niya ako. O diba? O diba, sabi ni Ate Ann, char lang gugma pa more. Tapos kapag dumalaw ang aking kasintahan, nasa sala kami siya naman, ang ginagawa niya ay padaan-daan ito sa sala. Kapag maghay ang aking kasintahan, hindi ito umiimik. Dahil pala, naiinis na siya. Ay, nagsiselos po, mga ano. Kaya napansin ito ng aking kasintahan na hindi ito namamansin sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya gusto ng aking kasintahan sa panahon na yon dahil may kaagaw na pala siya sa pagmamahal niya. O, diba nga, sino nakaka-relate dito? Sana may makaka-relate dito, di ba nga? Hindi na niya napait na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa akin sa mga panahon na yon hanggang sa nakapagtapos na lang siya. Dahil ahead siya sa akin. Hanggang sa nakapagtapos na din ako at umuwi sa lugar ng aking tiyahin at iyon na ang panahon na nagkakalabuan na kami ng aking kasintahan hanggang sa nagkahiwalay na kami. Nung nalaman niya na nagkahiwalay na kami ng dati kong kasintahan, ay hindi ko alam kung saan niya nakuha yung number ko. Nagpadala siya sa akin ng mensahe at sa akin at nangamusta. Iyan ang kasabihan kapag may gusto ka, hahanap ka talaga ng paraan. Ngunit hindi ako interesado sa kanya nung panahon na yon, kaya hindi ko siya pinansin. Hanggang sa dumating ang taong 2006, paalis na ako papuntang Denmark. Inalok niya ako na susundin sa pier dahil nga taga-bundok ako at hindi kabisado ang Maynila. At yung pinsan ko hindi siya makakasundo sa akin dahil may trabaho na po ito. So sinundo niya ako at inihatid sa bahay ng aking pinsan. Dahil sa tagal ng panahon nakalimutan ko na ang pangyayari, ngunit para sa kanya ay sariwa pa rin ito at detalyado pa. Sabi niya nung tumuwid kami sa kalsada
at hinawakan niya ang aking kamay dahil natatakot akong tumawid kasi maraming sasakyan. Ay, baka ano to, nagpapa-as if lang si ate para din ano, kiligin si boy. No joke lang. Maraming sasakyan or balsahan lang kasi ang aking nakasanayan. Grabe na pala ang kilig niya dito. Dahil nakakahawak siya sa aking kamay, ngunit ako, didma lang si ate niyo. O diba nga? Naaalala niya pa rin na nilagnat ako doon sa Maynila at dinalhan niya ako ng mangga at meron pang isa na nakalimutan ko na nga ngayon. Sobra effort talaga ang binigay niya sa akin. Kahit nasa Denmark na ako, palagi pa rin siya nakikipag-usap sa akin sa Friendster at Gmail dahil hindi pa uso yung Facebook noon. Kahit na meron na siyang kasintahan, palagi niya pa rin in-stalk yung Friendster ko. So after ko sa Denmark, lumipat na ako sa Norway noong taong 2008 na uso na ang Facebook. At in-add niya ako sa Facebook at doon ay naging friends na kami at palagi niya akong in-stalk din. Palagi siyang nagme-message sa akin, ngunit minsan ay sinisin ko na lang. Taong 2010, ay nagpalit ako ng profile picture sa FB na mayroon engagement ring. Nadismaya siya at sinabi sa kanyang sarili na hindi ako aasa pa dahil ikakasal na pala siya at wala na talaga akong chance sa kanya. Ouch naman po! Nako po! Nako! Ito na! Ito ang paghinto ng kanyang mensahe sa akin sa panahon na yon. Pero hindi ako engaged. Engaged ako o mano sa aking sarili. Binili ko lang ang singsing dahil nagandahan ako. Hindi ko rin intensyon na i-post para sa kanya. Char-char lang iyon. O diba nga? Lumipas ang ilang taon simula na nahinto ang aming komunikasyon, ngunit palagi niya pa rin akong ini-stalk. Palagi siyang tumatawag at text sa akin dahil masaya umano siya kapag naririnig ang aking malaanghel na boses. Dahil sa sobrang kulit niya, sa katatawag sa akin ay binablock ko ito sa aking cellphone at nag-deactivate din ako sa Facebook dahil nairita na ako sa kanya. Kaya sinabi ko, mayroon na siyang kasintahan. Ay nag-message pa rin sa akin. Ako ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway dahil nagsiselos ang kasintahan nito sa akin at itinawag pa ako ng kanyang kasintahan. Ay, naku po! Taong 2016, dumating ako sa punto ng nakakaramdam na ako ng lungkot sa buhay. Dahil 31 ako, ngunit single pa rin at walang kasintahan. Marami akong mga chatmates sa mga panahon na yon. At isa na siya doon. Kaya nalaman ko na single din siya. Okay? Okay. At dito na nagsimula na binigyan ko na siya ng importansya upang makilala kung ano ang totoo at kung sino siya. Dahil nga sa sobrang tagal na ng panahon since college pa ito, marami na mga pangyayari na naganap sa aming buhay at hindi na namin ito alam. Sinukat ko po ito kung gaano katalaga siya kaseryoso sa akin. Tinanong ko siya na kahit may anak na ako, kung papakasalan niya pa rin ba ako. Sagot niya, yes, pakakasalan pa rin kita. Yan pa, maging instant papa na ako at sigurado naman ako na sa pangalawa ay akin na. O diba nga si kuya? O diba? Ito na. Kahit na ang totoo ay wala akong anak, gusto ko lang na subukan kung gaano talaga kaseryoso sa akin. Dahil mayroong ibang mga lalaki na kapag nalaman nila na may anak ka na, ay hindi na sila seryoso. Dahil natakot sila sa responsibilidad at husgahan ng mga tao. Tayong mga tao, normal lamang na mag-set tayo ng standard. Lalo na sa pagpili natin ng magiging kabiyak natin sa buhay. Dahil hindi na natin ito pwedeng isauli pa. So ang aking standard ay simple lang. Tall, dark, and Christian. Saka mabait iyon at nakita ko sa kanya. Yung Christian po na sinasabi dito, ito po yung taong
may relasyon po sa Panginoon. Sana po naintindihan natin yan. Ito po yung gusto niyang ibig sabihin dito na sabi niya na Christian. May 2016, officially, magkasintahan na kami. Pero bago ko siya sinagot, ay may mga bagay akong hinihiling sa kanya at ito ang mga sumusunod. Makinig kayo dyan. Sabi niya, ito yung mga ano nila, mga bagay na hinihiling niya. Number one, no kiss sa lips. Number two, no sex before marriage. Pumayag naman siya at dito natin malalaman kung tutupad siya sa usapan. After 1 year, nag-meet kami sa personal as GF and BF. Sinama ko siya sa amin at pinakilala sa aking mga magulang. Take note sa mga nakikinig dyan, sabi ni Ate Anne. 31 years old na po ako. First time ko magdala ng kasintahan sa bahay namin at maipakilala sa mga magulang ko. Kasi nangako ako sa sarili ko na kapag may dadalhin akong lalaki sa amin at ipakilala sa aking mga magulang, ay dapat sigurado na ako sa kanya na siya na ang aking magiging asawa. Hindi umabot sa isang araw ng aming pagsama ay nag-propose na siya ng kasal. Hindi na ako nagdadalawang isip dahil hindi na ako makakakita pa ng lalaki na kagaya niya, narerespetuhin ka at higit sa lahat, mamahalin ka ng lubos. O di ba nga, sino yung nasusuya dyan? Makinig na kayo dito. Marami kaming natutunan sa aming love story. God amaze us kung paano niya sinulat ang aming love story. Simula hanggang sa katapusang yugto ng aming love story. Lubos akong nagpapasalamat sa ating pong may kapal at sa kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Hesukristo. Kung paano niya kami napanatili sa bawat isa. Kahit sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan sa buhay as individual na person, ay iniingatan niya kami at makalipas nga ang mahabang panahon ay pinagtagpo niya kami na buo pa para sa isa't isa. Lalo na sa aking side bilang babae na pinoprotektahan ako ng Diyos sa lahat ng mga bagay. The good thing is, hindi sumuko ang aking asawa sa akin. Dahil nakita niya raw sa akin na wife material daw ako. Nakikita niya sa akin kung paano ko inaalagaan ang aking mga pinsan noon. Kung nagmadali siguro kami nung college para maging magkasintahan, baka boring ang aming naging love story. Hindi namin alam, baka naghiwalay rin kami dahil mga bata pa kami noon sa mga panahon na yon. Meron talagang tamang panahon at tamang oras sa lahat ng bagay. Basta marunong lang tayo maghintay sa will ni Lord sa buhay natin. May kasabihan nga na basta mag-antos, masantos Diyod. Hindi lang isang yes ang kanyang nakuha mula sa akin, kundi dalawang yes pa. Sabi pa niya, parang nanalo raw siya sa loto at nahuli niya pa ako sa fish pond. Blessed talaga ako sa aking husband dahil hindi lang ako prinsesa sa kanya kundi reyna din. Wala na siyang ibang makita pa na pangit sa kanyang paningin kahit pag mag-walkie face ako kasi para sa kanya maganda pa rin ako. O diba, ngayon yung sinasabi ko noon na kahit ano pa basta mahal mo, siya yung apple of the eyes mo. Hindi lang daw ito biro kundi totoo ito para sa kanya. O diba nga, ito ang tinatawag apple of the eyes. Ikaw na yung mansana sa kanyang mga mata. Kahit raw sa paningin ng iba, sa akin ay pangit. Ngunit para sa kanya, maganda pa rin ako. Enough ka na para sa akin, yan yung sabi ng husband niya. Always remember na lahat ng pagtitiis ay may kapalit na reward. Pinaramdam ko sa aking asawa na worth it ang lahat ng kanyang paghihirap sa akin.
Dahil ang best gift ng kanyang natanggap mula sa akin, hindi ito mababayaran ng salapi at hindi ito makakalimutan magpakailanman. Ganito ka-unique ang aming love story. At alam ko, lahat ng love story ay may sariling kwento at uniqueness. Dahil si Lord ang main author ng ating mga kwento sa buhay. Sa mga single ngayon, lalo na sa mga girls, huwag kayong magmadali. Unahin ninyo muna ang pag-aaral. Dahil kung makapagtapos na kayo at magkaroon kayo ng magandang trabaho, pwede na kayong mag-asawa. Piliin ninyo ang lalaking na hindi kayo sasaktan dahil hindi natin deserve na mga babae ang masaktan. Piliin mo ang lalaking tutong nagmamahal sa'yo at ituturing ka na prinsesa at reyna. Sa mga single boys dyan, lalo na sa mga new generation, huwag muna kayo magsyuta-syuta, unahin nyo muna ang mga priorities sa mga buhay-buhay. Mag-aral at maghanap ng trabaho. Dahil kung makapagtapos na kayo at may magandang trabaho na, ay babae na mismo ang maghahabol sa inyo. O diba nga, mga crush mo dati na dinidma ka lang at nang nalaman nila na stable ka na, pikatin na lang sila. O diba, pikatin na lang daw. Dahil sila na mismo ang maghahabol sa'yo. Joke lang yan ha, sabi ni Ate Ann. Basta mga girls and boys, as your ate, na, ang maibigay ko lang sa inyo na advice ay maghihintay sa will ni Lord. Dahil may rewards yung ibibigay sa mga taong naghihintay. Alam ko ang pinakamahirap sa lahat kapag nasa stage ka na, na waiting time. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Habang naghihintay kayo, mag-worship muna kayo kay Lord at pray always. Always seek God's guidance sa mga desisyon ng ating tatahakin, lalo na sa marriage, dahil hindi na ito pwedeng isauli pa. Always remember na true love waits, ang totoong pag-ibig na kapag hihintay. God's plan is always the best and perfect, basta maghihintay lang tayo. Sa mga parents, ito na. Sa mga parents na nakikinig ngayon, lalo na sa may mga anak, ang aking ma-share na sa inyo, wala pa naman akong anak pero based sa aking nakikita, naririnig at na-experience sa buhay at sa iba pa, mas mabuti na tayong mga magulang mag-invest tayo ng prayer at quality time sa ating mga anak. Totoo talaga ang panalangin ay isa sa best weapon ng ating buhay. Ang mga bata ay kailangan talaga nila ng oras sa kanilang mga magulang at kung maliit pa sila, makipaglaro kayo sa kanila. At kung mga teenager na ang mga ito, ay nangangailangan na umano sila ng patnubay ng magulang. Patnubay niyo po. At marami itong mga, kasi marami po silang mga katanungan. Kung hindi po sila mabigyan ng oras, ay hindi sila mag-open sa kanilang mga challenges at mga problema sa buhay. Kaya kailangan na nila ng oras at atensyon ng kanilang mga magulang. Base sa aking experience na nagtatrabaho sa kindergarten dito sa amin, kung meron silang mga desisyon at nakagawa ng hindi maganda, ay huwag niyo po agad pagalitan. Try to explain sa kanila in a nice way at ipaintindi sa kanila ng mabuti kung bakit pinagalitan ninyo sila at huwag niyong paluin. Sa mga parents na sa labas ng ating bansa, bigyan niyo ng time ang inyong mga anak at asawa. Mayroon ngayon social media, kaya madali lang ang pag-communicate sa kanila. Family that prays together, stays together and forever. So mayroon talagang forever, basta palagi lang mag-pray together. Hanggang dito na lang, kasi sobrang haba na at salamat sa inyong pakikinig sa kwentong pag-ibig ng aking buhay. Lubos na gumagalang. And, o diba nga, yan yung storya ng buhay ni Ate Ann. O Ate Ann, if nakikinig ka ngayon, mag-message ka na, hindi mo naman, I think hindi mo naman tinatago yung ano mo,
yung buhay mo, hindi mo naman tinatago yung pangalan mo, or hindi mo naman tinatago yung ano mo, yung identity mo, i-message mo na sila kung okay lang sa iyo, i-message mo na sila. But anyway, ito po yung isa sa pinakamagandang love story na nabasa ko sa buhay ko. O di ba nga? Ito yung isa sa mga story na nakaka-relate din ako kasi marami din akong rules nung nagde-date din ako. So yung mga nakakilala sa akin dyan, alam nila yung love story ni Kuya Herms, especially sa mga taga-Leyte. Kaway-kaway! O, pila nakakabukga ko, Anron. Ilan na kaya sa kanila yung nag-friend request kay Kuya Herms? O, tingnan ko mamaya, busy lang si Kuya Herms. Ay, nako po. But anyway, napakagandang balita po. Yung feeling na marunong kang maghintay sa totoong tao na magmamahal sa iyo habang buhay. Hindi mo man nakikita ngayon yung halaga ng paghintay. Pero pag naghintay ka at dumating ang taong para sa iyo, dumating ang tao na inilaan ng Diyos para sa buhay mo, doon mo ma-appreciate yung tinatawag na Lord, salamat. Worth it talaga yung paghintay ko. Eh kasi nga, binigay mo yung babae. Ibinigay mo sa akin kung sino talaga yung karapat dapat para sa akin. In-spare mo yung buhay ko. Hindi mo hinayaan na ako'y masasaktan. Eh kasi nga, si Lord kasi, may magandang plano talaga sa buhay natin. Eh dapat lang talaga tayong maghintay din. O diba nga? So may mga bagay-bagay na sometimes mahirap intindihin sa buhay. Pero sana po maintindihan natin na ang lahat na nangyayari sa buhay natin, yung pinaka-author dito is si Lord. Yung pag-ibigay mo lang yung sarili mo, pag binigay mo yung buhay mo sa kanya, magkakaroon ka ng magandang buhay din. Pag hindi ka nagmamadali. Kailangan lang talaga natin maghintay ng tao na para talaga sa atin. O, diba nga? So, sometimes, minsan kasi, hindi tayo nakapaghihintay, mahirap talaga maghintay, ganito, ganyan. Pero dito natin nalalaman kung sino at kung ano talaga tayo sa Panginoon. Kasi malalaman naman natin yan . O, diba nga? Malalaman naman natin yan kung sino talaga tayo. Eh, sometimes lang hindi tayo nakapaghihintay. One thing that I really appreciate about this love story of Ate Anne is ito yung tinatawag na, kumbaga, if you truly love me, dapat ay makapaghintay ka sa akin regardless kung sino ako. Eh, diba sabi ni Ate Anne, parang nalulungkot na siya kasi at the age of 31, sabi niya, wala pa siyang kasintahan. At the age of 31, wala pa siyang kasintahan, wala pa siyang syuta. And dito, na-realize na kasi naghintay si Ate Anne. At dito niya rin napatunayan, pag marunong ka lang talaga maghintay, mararanasan mo yung result ng paghihintay mo sa buhay. And one thing, ito pa maintindihan natin to at mapulutan natin ng aral. Ito yung sinabi ni Ate Anne doon sa manliligaw niya, yung nangliligaw pa lang yung asawa niya. Sabi niya, matatanggap mo ba ako? Papakasalan mo pa rin ba ako kahit may anak na ako? Ito yung isa sa mga tests na ginawa niya sa husband niya nung nagdi-date pa lang sila. Sabi niya, may asawa ko. Okay? May anak na ako. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Sabi ng husband niya, kahit may anak ka pa, pakakasalan kita. Sabi pa nga niya, yan pa, magiging instant daddy ako. O, diba nga? Sabi niya, alam ko naman sa pangalawa, akin na. Yan sana naintindihan natin, ano? May mga bagay talaga na sometimes mahirap intindihin. May mga bagay talaga na sometimes yung mga tao, i-condemn tayo, aapakan yung kung sino tayo, aapakan yung pagkatao natin. Eh kasi nga sa maling desisyon na nagawa natin sa buhay natin. Again po, walang sinuman na nandito sa mundong ito na walang kasalanan. May mga palpak tayo sa buhay. May mga pagkakamali tayong nagawa sa buhay natin. Pero hindi naman ibig sabihin na naging palpak ka noon, magiging palpak ka na rin ngayon. Wala nang chance na mabago pa yung buhay mo o wala nang chance mabago yung buhay ng iba. Yung punto dito ni Kuya Hermes is this. Yung
yung tanggapin natin kung sino yung taong nasa palibot natin. Yung marunong tayong mag-intindi, eh kasi nga wala namang perpekto sa buhay na to. O di ba nga, nagkamali ka man, nagkamali man siya, it's all sin. Ano? Okay. Hindi natin kasi hindi kasi natin malalaman sometimes yung yung tinatawag na the importance of waiting, eh kasi nga hindi din tayo nakapaghihintay. Sa mga tao, sa mga dyan, ito yung encouragement ko din based sa storya ni Ate Anne. Ito yung encouragement ko sa iyo. Sa mga girls dyan na walang sa mga girls dyan na walang kasintahan pa, at sa mga single moms dyan na iniisip nyo wala nang lalaki na mag-ano sa'yo, magsiseryoso sa'yo, eh kasi nga may anak ka na, ganito yung nangyari sa buhay mo. Eh sana po i-encourage mo yung sarili mo. Eh sana po bigyan mo ng halaga na may mga tao nakakatanggap sa situation mo. Kung mahal ka talaga ng tao, okay? Kung mahal ka talaga ng tao, kailangan talaga natanggapin ka ng tao. Hindi naman kasi basihan 'yan. Kung mahal ka ng tao, minamahal ka ng tao kahit sino ka pa. O, di ba nga? Ay, sana po naintindihan natin 'yan. Ay, sa 'yun mga payo ni Ate Anne, sana po narinig natin at naintindihan natin na ang lahat ng ito talaga ay nasa kamay lang talaga ng Diyos, at sana po maintindihan natin lahat 'to. Ito na. Bago po ako magpatuloy dito, hindi ko nababasa lahat ng ng mga dito, kasi nga iwan ko lang, hindi ko nakikita lahat. But sabi dito, si Noriel Balsi, siguro nag-uusap sila, hindi ko masubaybayan, Noriel, yung mga pinag-uusapan, yung hindi ko nakikita sa screen ko, ay iwan ko lang kung ano yung nangyayari. Ito na, sa lahat po na nag-online yung mga late, salamat sa inyong lahat. And sabi ni Noriel Balsi, tistingira ba? So, ay iwan ko kano yung mga pinag-uusapan nyo dyan. Lynn Abalye, salamat po sa inyo, salamat po sa sa pag-online. Ito na. Nonoy Arivalo Balsi, Lynn Abalye, baka single ka daw, sabi ni Noriel Balsi. Ito na pala yung mga nila pinag-uusapan. Noriel Balsi, binati na. Ito na, Mario Sanchez at Ibagos, high school days yan, ganyan. Di ba nga? Noriel Balsi, agay ikaw nangita, Noy. Nonoy Arivalo, patay tayo bro, Noriel Balsi. Makinig ka sa story. Noy, mang checks man ka, oy, na mauna. Dapat makinig muna. Ito na, Jesse Larrett Montanes, who is watching right now, shout out sa'yo. Sa lahat po ng, nakikinig ngayon, pwede po kayo mag-send ng mga advices nyo. Maraming kanina, hindi ko na makikita. Okay, kay Kuya Nui Rimulta, shout out sa'yo dyan, Kuya Nui. Okay lang ako kuya, kamusta ka din dyan? Kay Nitz A. Dumikel, kay Ate Nets, salamat po sa panonood, shout out po sa iyo Ate Nets, at sa lahat, at sa kay Pungpong dyan, sa lahat po ng mga kapamilya. Okay, kay Rubilin Dumosmo Baring, salamat po sa pag-watch, shout out po sa iyo Rubilin. Nitz, sabi niya, hi, I'm watching Kuya Herms, thank you po Ate Nets. Mario Sanchez at Ibagos, uy, panood ra mo, uy, naghilom-hilom ra ko. O, di ba nga? Eh, bawal dito yung mga bad words, ha? Paki-remind lang po sa mga sa sarili nyo. Bawal po dito kasi hindi po maganda. Against yan po, violation yan po sa natin, sa social media natin, okay? Alam ko, expression lang yan sa iba, pero wag na lang muna natin sabihin, okay? Ito na! Ang sabi ni Miss Malaysian, wow, ganda-ganda ni girl. Oy, oo naman. Kasi yung taong nagmamahal, kung minamahal ka ng tao, ikaw yung nagiging pinakamaganda sa kanya. O, diba nga? Ito na, sabi ni Joel Cyril Brad, nagpadala kong sulat sa imuha, mahitungod sa buhay ni Rec Title, Arangit Ngita, Asang Kahayag, please.
Brad, Brad, pastilan, ipadala na natin rin, Brad. Sandy Sudario, who is watching right now, shout out sa iyo dyan sa Pangasinan or Pampanga, I guess. So, hindi ko na natatandaan. Ito na, Kamla Chica, wow, ganda ni Ate Ann. Eh, maganda naman talaga si Ate Ann. Yung nagpaganda kay Ate Ann, yung waiting time niya, yung paghihintay niya at pag-follow sa will ni Lord sa buhay niya. Yan yung pinakamaganda. O, di ba nga? Marie Carbonico, sa sister ko. O, di ba nga? Salamat po sa panunood sa kay Manang Maricar, kay Manu Juvil diyan sa Negros. Salamat po sa inyo. Idol, shout out naman po kay Noriel Balsi na taga Kabayugan, nga gwapo at simpulang na babaero, at sa akin idol pa shout out din po dito sa Pasig idol. Ito na, shout out po kay Nunoy Arribalo Balsi. Okay, ito na. Si Tasi Turn is watching. Salamat Tasi Turn. Shout out po sa iyo. Sabi ni Miss Malaysia, napakalaki ni Ate Ann kay Boy. At syempre, mas laki si Boy kay Ate Ann. O, di ba nga, pag naghihintay lang tayo, pag marunong tayong maghintay, nagiging masaya yung buhay pag-ibig natin. O, di ba nga? Eh, sabi ni Gerard Remis and Herm Budlay, gedi signal, Herm, nami magpamati, tani isang tula mo, Herm. O, saan, hanta man na, nga wala gid signal eh. Ito na, Eileen Cervantes, wow, long hair si Ate Ann. O, di ba nga? Sana all, di ba? Sabi ni Ate Nets, ganda ni Ate Girl. Eh, kasi si Ate Girl naman kasi, naghintay talaga si Ate Girl. Hindi naman literal na sinasabi niya, ang ganda-ganda ko. Eh, sabi niya lang, yung ginagawa ni Kuya Boy, nagiging feeling niya na special talaga siya. Which is, napakaganda po. Eh, sana po maranasan natin lahat. Lahat ng mga tao. Di ba nga? Sabi ni Miss Malaysian, sana all mahaba ang buhok. O di ba nga? Karin Delanti Kadungog, thank you for watching. Shout out sa iyo dyan. At saka kay... O ito na, sabi ni Marcel Sanchez at Ibagos, maghihintay or paghihintay is the key. O di ba? Rodaline, sabi ni Rodaline, paminaw daw ko no. Ay nako, sabi ni Miss Malaysian, true lala. Sabi ni Miss Malaysian, maghihintay ako. O, di ba nga Ate Ann? Salamat din na may na-encourage at may na-challenge na maghintay. Regardless kung sino ka pa. O, di ba? Deserve mo na mahalin at magmahal ng tao. Nang tunay, o, di ba? Sabi ni Noy Arivalo Balsi, sana ako din, meron din dumating idol. Ay, may darating dyan, hindi pwede nawala. Maghintay lang. Tapos, sabi nga ni Ate Ann sa challenge niya sa atin, sabi niya, ayusin muna natin yung buhay natin. Kasi pag naayos na yung buhay natin, darating at darating yung tamang tao na para sa atin talaga. O, di ba nga? Sabi ni Rodaline, yup, in God's perfect time. O, ito rin si Rodaline. O, di ba nga? Ito na, nakakarinig si Rodaline ito kasi ano din to, nasa ganyang stage din. O, di ba? PJ Sudario, pa-shoutout po kuya Herms sa mga magulang ko na nandun sa Masbate. Miss na miss ko na po sila. So, PJ Sudario, kung nakikinig po yung mga magulang mo, mga magulang po ni PJ Sudario, miss na daw po kayo ni PJ. Dino Dadula, who is watching right now, shoutout sa iyo, Dino. Ito na, Nunoy Arivalo, sabi niya, idol, shoutout naman po kay Noriel Balsi, nagwapo na taga Kabayugan, pati na sa akin shoutout din. O, shoutout sa iyo, Nunoy, dyan, at saka kay Noriel. Ito na, Kamla Chica, sabi niya, ang ganda ng story ni Ate Ann, beyond blessed from God. O, diba nga, hindi naman kasi dito kay Kuya Herms, hindi naman sa lahat ng panahon nag-iiyakan tayo. Kaya pinili ko to, siningit ko to na ganito para may break naman tayo. Bukas, yan yung masaklap na storya na ibabahagi ko sa inyo. Mildred Dalanon sa Nico, thank you for watching. Kay Nunoy, Arribalo sabi niya, okay, ito pa, Chara. Hi, Chara. Shout out sa iyo. Salamat po sa pakikinig. At saka kay Sharon, kay Ate Bibi Di Gracias, sabi niya, oh, I'm late. Okay lang, ate. Panoorin mo mamaya sa ipopost ko to sa Facebook. Kay Janison Inot Dilaw, thank you po. And then, sa papanood mo, shout out sa iyo, Janison. And,
Val Mandado. Val Mandado, thank you for watching as well. At saka kay Belf de la Cruz Malacaste. Shout out sa iyo. Sabi ni Janessa Sumikad, nice story, nakaka-inspire talaga, sabi ni Janessa. Ay, sabi ni Janice, hello Kuya Herms. Ito na, sabi ni Dennis Brilius Satunero, nice Kuya Herms, shout out naman dyan, watching from Bacolod. So sa lahat ng mga taga-Bacolod po, sa tanan ng mga taga-Bacolod nga nagapamati man subong. Shout out sa inyo da nga tanan, ah. Oh, diba nga? Thank you, Dennis, sa pagwa-watch. Michelle Mandado Garnica, thank you for watching. Ito na, sabi ni Janessa, napupulutan ng aral. Thanks, Ate Ann, for sharing your story. Shout out sa lahat dito. Salamat talaga, Ate Ann. Hi, Kuya Herm, sabi ni Chara. Hello, Chara. Meljean Verdida Filizardo. Uy, matagal ko na itong dinakita. Isa sa mga classmate ko back in high school. Regards, shout out kay Al at saka ano, sa mga anak niyo dyan. Thank you so much. Kay Chelky Kabahog Lipang-Lipang, who is watching right now, shout out po sa'yo. Ito pa, ang dami. Janice Kabungkal, Kuya Herms, may kilala ko na ganyan na love story, swerte ni Ate Ann. Congrats. O, oh, diba nga? Eh, kasi naghintay din si Ate. Ami Bayon is watching right now. Thank you so much, kay Neil Boys Jikain. Hi, guys. Tuwa na lagi, dakpanjig ko. Dakpanjig ko sa mga taga-center, pas sila naman lang gintawan. Okay, Neil Boys. Hi, Ped. Kamusta naman mo diha? Kamusta sa Bohol? I think you are in Bohol right now. Thank you so much. Watch out sa tanan ng mga taga-Bohol. And then, ito na, magpapaalam siguro ako. Hindi ko nakikita, pasensya na, sa lahat na nag-message sa akin. I mean, nag-comment. Hindi ko nakikita sa screen ko. I don't know kung ano yung nangyari. But anyway, I would like to say thank you so much, guys, for watching. And then, sa lahat po na nag-message at sa lahat po na anong tawag dito, na nag-encourage at nagbigay ng kanilang mga opinion regarding sa storya ng buhay ni Ate Ann, maraming salamat po. Okay? Maraming salamat po sa inyo. At sa iyo, Ate Ann, ako po'y nagpapasalamat sa paghintay mo sa taong alam mo na para talaga sa iyo. I know hindi nagiging madali sa inyo yung relasyon nyo, pero nagpapasalamat ako kasi you have blessed us. You have encouraged us by saying, walang imposible sa Panginoon. Kung marunong lang tayong maghintay, matatanggap at makukuha natin kung sino yung tao na para sa atin talaga. But anyway, ito na, magpapaalam ako kay Ann. Ipo-post ko sa Facebook yung mga videos nila ng wife ng husband niya. Ipo-post ko kasi sininja din sa akin yung mga videos nila. Doon nyo makikita kung gaano kamahal si Ate Ann ng husband niya. Eh kasi yan na-feel niya. Ang ganda niya talaga. Hindi ibig sabihin literal, kundi kung paano siya minahal ni Boy gahit sa ganyang sitwasyon. O, diba nga? Napakaganda po ng storya natin ngayong gabi. Sa lahat po ng gustong magpadala ng inyong mga sulat, remember, andito lang po ako, pagtiisan nyo na muna si Kuya Herms. Ito lang po yung magawa ko sa inyo just to inspire and to encourage everyone. O, diba nga? Especially sa mga in love and those who are in relationship. Maybe makapag-help po ako sa inyo. And this is only my encouragement nga The best relationship po na makuha natin sa buhay natin ay yung makikipagrelasyon po tayo sa Diyos. Yung relationship natin po sa Panginoon, yan po yung pinaka-importante. Ibigay po natin yung buhay natin kay Lord, ibigay po natin yung lahat para sa Kanya, siya na po yung bahala sa atin. At sana po naiintindihan natin yan. And again, I would like to say this, God loves you, so am I. So, I really love you guys. Thank you for supporting. Salamat sa lahat na ginawa nyo. Sa lahat po na nag-share ng mga videos ko. Yan yung dahilan bakit na nakita ko muli ng mga taong mahal ko sa buhay din noon. O, di ba ka? Ay, nagpahilom-hilom ron si Kuya Herms. But anyway, sa lahat na nag-share ng aking videos at nagsusuporta sa YouTube channel ko, Kuya Herms B, salamat po sa inyong lahat. O, di ba nga?
dumadami na rin yung mga subscribers natin. At baka dadami na rin yung haters ni Kuya Herms. O, diba nga? Ay, wala naman akong problema dyan. Ay, o na, wala naman akong kinikita dito. Hindi nyo naman ako binabayaran. Pero nagpapasalamat po ako sa inyong pagtangkilik at pagsusubaybay araw-araw kay Kuya Herms every time na live po ako via Facebook and YouTube. Sa lahat po ng, ano, ng mga friends ko dyan, salamat at maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening, everyone! At ito na, magpapaalam na ako. This is Kuya Herms. Dili guwapo, dili pod macho, pero tutuki lang anak ko sa Ginoo. Thank you so much, guys. Sleep well. Mag-enjoy kayo dyan kung ano pa yung mga gagawin nyo. Salamat po.